magkasama kami nag-attend ng isang graduation. Truthfully, I wasn't feeling well. Kasi kinukulam nila ako. Andiyan na sila, umabot na sila sa kulam. Ang sama-sama na silang lahat, kinukulam pa nila ako. So I wasn't feeling very well. Pero I had to go. Kailangan ko pumunta. Kasi para naman sa graduates yun, hindi para sa akin yun. That's their happiest day. So nagsama kami. Nagsama kami. Katayo kami doon. And merong isang graduate na alam niyo, para sa akin, there was some sort of inappropriateness sa ginawa ng bata. Pero bata ito eh. So ikaw din, meron ka din dapat sana sigurong pag-intindi kung saan nanggagaling yung bata. And ang reaction mo, ang response mo, should be so that the child will learn a lesson. So meron isang graduate. Sabi nung graduate, "Mr. President, can I have your watch as a graduation gift?" And narinig ko, katabi ako, di ba? Narinig nung katabi ko. Narinig nung katabi ng katabi ko. But apparently, this guy, di niya alam kung ano isasagot niya. So ang ginawa niya, pinaulit niya sa bata. "What did you say?" So this time, syempre bata, hindi niya alam ba saan yung inulit ng bata, louder this time. "Mr. President, can I have your watch as a graduation gift?" Nasagot niya. "Why? Why will I give you my watch?" At that point, nasakit na ako. Wasn't feeling very well. Nandun lang ako, nakakatayo ako dun kasi may gamot ako. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? I realized toxic na yung relationship. And it did not help na itong dalawang katabi ko, tumawa pa. Pinagtawanan pa nila yung bata. And I saw the humiliation sa face ng bata. I wanted to help him. Gusto ko sabihin sa kanya, itong relo ko na lang, relo ito ng vice president, ito relo ng presidente, pero I hope this will do. And then I realized na baka mas lalong mapahiya yung bata if I do that. So I just imagined myself cutting his head. Gusto ko, ganun din ang gusto ko gawin doon sa mga katabi ko. So na-realize ko, toxic na ito. One of the graduation, hanapin niyo yung footage, makikita niyo doon yung mukha ko. Tsaka mukha niya. Bago ko tanggalin ang ulo mo, yung batang yan, yan yung magpapakamatay para sa bayan natin. Nag-aral yan ng 4 na taon, naghirap yan. Ng 4 na taon, walang tulog araw-araw para mag-training kasi mamamatay yan para sa bayan natin. Yan yung batang yan ang mapuputulan ng daliri diyan sa fiasco ninyo sa West Philippine Sea. And then I'll cut his head. So noon, na-realize ko, toxic na, di ba? Ganyan na yung imagination mo. Ang imagination mo, sinasakal mo na yung tao. And then I said, this is over. Tapos na. And then, so hindi pa natigil.
Doon sa Tamayong, sa Barangay Tamayong, sa Davao. Alala niyo? Pinupuk-puk nila yung mga tao doon. Hinampas, pinupuk. Doon sa Diversion Road ng Davao City, tinirgas nila yung mga tao doon. Isang tao lang ang hinahanap mo, ha? Bakit mo pukpukin yung 30? Bakit mo tirgas yung 100? Paano nag-surrender yung tao? Di ba kinausap lang? Kinausap lang siya. Mag-surrender ka. And then he said, okay, I will surrender. So anong purpose na pukpukin yung? Yung tao na hindi naman niya alam na saan si Pastor Kibuloy, nandun lang siya, nagtatrabaho. Doon siya nakatira. Anong purpose? Anong purpose na itirgas mo yung tao for expressing his desperation, his frustration, his anger? Para lang maghanap ng isang tao na in the end, paano nag-surrender? Kinausap. Nag-surrender siya. Kinausap siya. Walang napukpok, walang natirgas, walang nasaktan. And then, kailangan nyo talaga ganunin ang mga tao. And then I said, it's all over. So, umupo ako with the table ko sa DepEd at the time. And then I sabi ko, sarili ko, okay, let's go to hell. So, ano bang ginagawa nila? Balik tayo dun sa yung political reconciliation. Ang gusto nila, hindi ko sinasabi silang lahat, ha? Si Martin Romualdez lang. Ang gusto ni Martin Romualdez, mag-president. Nakita ko yan sa kanyang mata noong ilang oras na tayo? 1 hour and 31 minutes na yun nandito.